So the first thing that I will do is I will brine the chicken. Kasi yun yung medyo will take time. So kasi we'll do fried chicken and usually brining will take 4 hours up to 24 hours. But since we're lacking of time, we will just brine it. Tapos baka by 12 or 11, we'll just fry it. So this is how I will brine the chicken. So first, we'll do the brining solution. So what you do is maghulo tayo ng 1 liter of water. So depende kung gaano karami yung chicken nyo kasi medyo marami yung chicken. So nagbabrine tayo to make the chicken more juicier kapag pinarito nyo siya. So when you cook it with your breading naman, so it's good, but sometimes it will be dry inside. So what I notice pagka na binabrine yung chicken is mas nagiging juicy yung loob niya. So time, medyo kumukulo na siya, so I think it's time to put the salt. So like what I've said, damihan natin yung salt natin. Don't worry kasi ano naman yun eh, ihugasan naman yung chicken pagka ano. Bago ipirito, ayan, salt. Tapos, a spoon of sugar. Ayan. Tapos, peppercorns. Ayan. Medyo lamihan nyo kung gusto nyo maglasa yung paminta, iligay nyo pa. And then, let's put the basil from my mini garden. And then, let's put some rosemary. So, rosemary konti lang kasi dried na siya. Ayan. Konti lang. And then, laurel leaf. Yung laurel leaf, mga 3 piraso lang. Kasi, once ang herb na-dry mo na, mas matapang siya. So, ayan. Maliit lang naman dagdagan na natin. So, ayan. Just dissolve the sugar and the salt. Tapos, yan na yun siya. Yung brining solution. Ayan. Dissolve na. Patay na natin. Okay. So, what you will do, so, you have to make it, ano, yung water, yung kailangan maging room temperature siya. So, what you do, usually, I put ice. But, since konti lang ice namin sa ref, I'll just put yung water na nasa faucet. Tapos, we'll put na yung chicken dyan mamaya. Pagka nag-room temperature na siya. Malamig na siya. Eh, di pala malamig. Room temperature na siya. So, gagawin natin, nalagyan natin ating mga chicken. So, di ba ang dami? Kasi, 10 yung magiging bisita namin ngayon. Mga batang kasama doon. Pero syempre, ang mga Pilipino, mahilig sa manok. Like me. At may mga masisibang magdadalawa. Ginawa namin 15 pieces yung chicken. Usually naman ang host, hindi naman nakakakain yun eh. Kaya, hayaan ko na silang kumain. So, sana hindi umapaw yung tubig. Hindi naman siguro. Kapag umapaw, eh, dibawasan. And, nabawasan ko na ng tubig. So, yan na. So, usually, you will set this aside for 4 hours to 24 hours, depending kung gano'ng kaka-busy. Pero dahil nga, mga after lunch na pupunta yung mga bisita, so, baka mga 12. So, ngayon ay 10 a.m. Baka mga 2 hours pa lang siya mag-brine. Sige, so, dyan muna siya. Or lagay natin sa ref para mas safe. So ngayon naman, we will prepare yung ating pasta carbonara, Filipino style, with cream and bacon and everything. And then mamaya, we'll prepare din yung ating shrimp. And then, yun na pala yun, yung we have chicken, pasta, and butter shrimp. Sa rice, syempre, mag-asain tayo mamaya. So, okay, let's prepare the pasta. Hey guys, let's start cooking! So let's prepare our recipe for our carbonara. So we have olive oil, we have pasta, we have dairy cream, and syempre yung cream natin, and then mushroom, and then later on we'll have some bacon. And then also we're gonna chop garlic. And then the shrimp, we will cook buttered garlic shrimp. So yeah, so later. Ayan. Okay, so I'm gonna slice this now. Pakita ko na lang sa inyo pag okay na. Hindi ko na mapakita yung slice, guys. You don't wanna see that, okay? So guys, slice ko muna yung pang carbonara natin. And I'm gonna show you how to cook or how I cook carbonara Filipino style. Okay?
Nagpakulo lang tayo ng tubig. So for a 1.5 kilo of pasta, we boiled at least 2.5 liters of water. So what gonna do now is we will put 2 tablespoons of salt before we put in our pasta. Ayan ang kagandahan na dito na asin, diba? Malaki siya. So 2 tablespoons. Nakaugalian natin na lagyan ng oil yung pasta water natin pagka magkapaboil tayo. Pero sa panonood ko ng mga Italian cooking show, sabi nila, hindi naman sila naglalagay ng oil. Salt lang at water. At sabi rin ni Judy Ann Santos, takan-taka daw yung mga ano sa atin, mga European, kung bakit daw may oil dito. Hindi nila mag-get. So, first time kita try na hindi lalagyan ng oil ang pasta water paglalagay ng ating yung pasta natin. So, ilagay na natin yung ating pasta. Let's put in our pasta. Syempre, fail to kasi mababa yung ating ano, yung ating lutuan. So, hayaan lang natin siyang makook dyan. Pag limambot na yung baba, ibaba pa natin siya. So, let's cook this for 10 minutes. 10 to 12 minutes. But we'll timer our induction ng 10 minutes. As we'll see. Pa natin pag medyo gano'n na siya. Okay, let's cook that, and while this is cooking, mamaya natin ito yung sauce natin. Let's create naman yung ating breading for our chicken. Kasi medyo matagal tong chicken, so ito muna yung gagawin natin. Let's create the breading muna. Pwede naman tayong bumili ng breading, yung breading mix na nasa pouch na. Pero what I would like to do is to create a breading mix na from scratch. Madali na naman siya, guys. Cornstarch lang siya. And you can put salt, pepper, garlic powder, onion powder, and kung ano-ano pang gusto nyong spices para mas lumasa yung breading mix nyo. So this is how I do my breading mix. So ito lang yung gagamitin natin. Ito yung mga nagamit ko na noon, nagawa ko ng breading mix noon. And then yan, idadagdagan ko na lang siya. Tapos cornstarch. And then we'll have pepper. Tapos for extra spice pa, yan, cayenne pepper. Tapos, we'll have salt. Gusto ko sanang lagyan ng garlic powder sa onion powder. Kaso lang, wala akong makita sa Pure Gold. Kaya, masisisi nyo ba kami, guys, pagka nag-landmark pa kami. So, ayan na lang muna. So, let's just infuse the chicken with love para mas sumarap pa siya. Saka, anyway, na brine naman natin yung chicken. Kaya, for sure, masarap siya kahit ayan lang yung ating mga herbs na gagamitin. So, let's do our breading mix. So, yung first thing that we'll do is yung ating cornstarch. So, guys, tansya-tansya lang din. Hindi talaga ako sa measure. Itagdaw ko na lang to. Kasi, more than 1 kilo yung ating gagawing kapipiritong chicken, kaya damihan natin to. So, I think, enough na to. So, okay. Kumukulo na yung pasta natin. Haluin natin. Wait lang, ha. So, wala pa akong yung pang ganito ng pasta. So, ito muna. So, haluin lang natin siya para hindi siya magdikit-dikit. And then, let's put pepper. Kung kayo ay ma-pepper na tao, put more. Ang ginamahan niyo. Tapos, let's put cayenne pepper para mas may kulay lang siya. So, pepper din naman to, but this one is mas intense lang siya and mas may kulay siya. Okay. Tapos, let's put some salt, Himalayan salt. Hindi naman normal na salt ng iodine salt. Meron din naman ako yun. Pero, I just wanna use this Himalayan salt. Kasi may kulay nga rin siya para mas mag-iba siya. Yeah. So, 1 kilo siya, kaya medyo madami. So, haluin natin. Remember guys, yung ating chicken is infused na siya with many spices. Yung ginawa natin kanina, like, ay, clumsy lang. So, ito na yung chicken natin. So, nahugasan ko na siya. Twice ko siya hinugasan para ma-make sure na mawala yung saltiness niya. So, kasi hindi naman natin hinahabol yung saltiness niya. Gusto lang natin mag-plump yung chicken para mas juicy siya inside. So, let's now start cooking this chicken. Let's natin siya. Let's open our induction. Todo muna natin siya. Tapos,
we'll use this oil. Kasi ito actually chicken naman to. Ginagawa namin every after use sa mga fried chicken namin, fried pork, yung sinasala lang namin siya, tiyatagal yung mga debris, tapos iniipo namin. Yun nga, as I said, chicken din to. So, ito na ang gagamitin nating oil. So, may isang trick para malaman nyo kung yung oil nyo is mainit na. Yeah. For example, yan, di ba? So, nilagyan ko na ng oil. So, medyo marami kasi nga deep fried dapat. So, para daw malaman nyo kung ang oil nyo is mainit na, kuha kayo ng wooden spoon. Tapos, i-ganyan nyo siya dyan. Pagka yung mabilis na yung pagbula doon sa paligid ng wooden spoon, ibig sabihin, mainit na siya. So, at this point, hindi pa masyado. So, hindi pa siya mainit. So, antay lang natin na na mas mainit. Siguro mga 1 minute pa bago ito uminit. Ayan, no? Ayan, guys, oh. Medyo mabilis na siya. So, mainit na siya. So, pwede natin ilagay yung ating chicken. So, ang ginagawa ko, kasi itong experience ko sa induction na to, pagka ganyan sobrang init, na nabibigla yata yung chicken. Kaya yung mga first batch, medyo mas nagtututong siya. Kaya gagawin ko muna, hinaan ko muna for to medium heat. Ano yung 240 kanina, so 120 ngayon. Yan. Yan. Tapos, isa-settle lang natin siya. So, what I will do now is, I will now put the bread in. So, ayan. So, yan. Okay, so what we'll do is, pansin nyo, hindi ko ginamit yung, hindi ko siya nilagay dito. Para pag may extra ko, pwede ko pa siyang gamitin sa ibang chicken. Kasi pag nagamit na siya, you cannot use it anymore because nga ang chicken ay nag-develop ng salmonella. Okay, so what I do usually is I'm using my one hand to grab the chicken. And then, I'm gonna put it here. And then my one hand para paliguan siya ng ng ating breading mix. Ayan, so ganyan. Okay, so ayan. Ayan, so pwede mo siya hawakan kasi napaliguan na siya ng breading mix. Okay, tapos ayan, bigyan mo siya. Tapos, i-Joey de Leon mo siya. Itak-tak mo. Pero napaka-lumang yung joke on. Gaganan mo siya. Ayan, okay. Tapos, when you put it sa pan, ayan, you put it skin down first. Ayan, ganyan. Okay, so, we'll do it for the remaining chicken. So, until maka-anim tayo dito. Okay? So, let's do this. So, 5 lang yung nag-gasya sa pan natin. Meron ako malaking pan kasi hindi ko siya pwedeng gamitin kasi yun yung gagamitin ko sa pagluto ng carbonara sauce natin. So, 5 yung nilagay ko. So, let's set the timer sa 7 minutes. Sorry, 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes each side. So, usually dati, 10 minutes yung ginagawa ko each side. Pero minsan kasi mas nasusunog. Kaya, pwede naman nating patagalin pa. So, 7 minutes muna. Tapos, pagka nag-7 na, baliktali natin siya. Tapos, after that, we're gonna check kung may blood pa. Kung wala ng blood, so, luto na siya. Okay? So, let's stay this. So, di ba ang clumsy to guys? So, let's cook our carbonara sauce. So, ito na nga yung ingredients natin for our carbonara. So, habang naghihita, nagkapainit tayo ng pan natin. So, we have bacon, we have mushrooms, we have garlic, and then we have, what they call this, cream. And then later on pala, magpipitas pa ako ng basil. So, yung basil na, wala, dapat talaga parsley, kaso wala akong makita na naman sa Pure Gold. Yan, hello na naman, Pure Gold. So, masisisi nyo, baka magtapunta pa kaming landmark minsan. So, basil na lang. Pwede naman yung basil. So, basil would add that freshness from the leaves. Yun naman yung ina-add ng parsley talaga sa carbonara natin. So, yun na lang i-add natin. Substitute na lang yun for the parsley. So, kuha ako sa mini garden natin. Parang itong basil. We'll add some olive oil. Konti lang. Isa lang ng garlic. And then, mainit lang natin siya. Kasi na mainit na siya eh. Let's just put some garlic. Mabigyan ang luto yung carbonara ng Filipino style. So, actually, ang pasta mo din yung toil lang eh. Actually, pasta, olive oil, and garlic. You can have a nice pasta na. Kaya lang, itong Filipino style, we put some
cream. Kasi gusto natin ng mga creamy na mga pagkain. For most, kaya yan. So, let's just brown it. Alam mo. Okay, so, wasag brown na yung garlic. So, let's put the cream. Kalat it. Ayan, let's put cream. I'll be using 2 for 1/2 kilo of pasta. Pag kumulo siya, we'll put in our mushrooms and our parmesan cheese. Nakalimutan ko pala sabihin yung parmesan cheese kanina. So, yung parmesan cheese, optional naman. You can use Eden cheese or any pasteurized cheese. It's just that last week, we went to SNR, so napakita ako ng parmesan cheese. Kaya, yun, bumili na ako at pang-lipin-lipin siya. Chicken natin guys, eh. Medyo, ano na siya, malaking kapit na siya sa katotohanan. So, ginaganyan-ganyan ko siya. Para yung, kasi, di ba, nagsating tayo ng belt ng bacon. May mga dumikit doon, nakalimutan ko na lang yung tawag. May nagsabing subscriber kung anong tawag doon eh. Para masumama siya dun sa sauce. Ayan, ginawa natin siya. Ayan, yan. I think okay na yan. So, let's put in our mushroom. Ano lang kayo, nasa pack lang na mushroom. Ang galing nilang yung tubig. Medyo may tubig pa nga. And then, 1/2 of your bacon. Half lang. Kasi yung half, i-tapak natin sa, ano. Diba? And then, parmesan cheese. So, yung iba, Greek yung ginagamit. Yung, parang, ano ba tawag din? Parang, trash. Hindi ko alam. Pero ito kasi, ito lang kasi nabili ko sa SNR na, ano, na parmesan. So, lagay natin. So, ito yung para mag-a-add ng saltiness sa kanya, itong parmesan. And then, it's up to you kung gusto mo lagyan ng paminta. Pwede naman, yun naman kung itigil. And basically, that's it. Inalagyan na natin siya dun sa ating pasta. Okay, inalagyan natin yung ating sauce. Hindi mo na natin na lahat yun. Patatsyahin lang muna natin. Kasahaluin natin siya. Okay, so, okay. Ano yung parang dito? Okay, haluin natin. Ano sakto yung sauce? Okay guys, this is our carbonara. So basically, what I would do kung kami lang nila na is I'm gonna put a lot of basil or parsley. I'm gonna chop it and ihalo ko siya sa pasta. But since may mga bata later, yan na lang muna pang design. So yan. So nilagay ko siya dito sa aning paella pan. Kasi wala ko na yung magandang pan pa. So yan, ating first menu. So we're cooking the chicken pa. And then right after the chicken, we're gonna cook the butter shrimp. We are now cooking the second batch of our chicken. So pakita ko yung finished product ng chicken. Ayan na siya. Tinukan namin, okay, masarap naman siya. Crunchy siya and very juicy inside. So, we're now on the second batch. Meron pa tayong third batch. Okay guys, so tapos na yung ating chicken. Actually, almost done yung chicken natin. This is the third batch. So, 7 minutes na lang ulit na siya. Right now, I'm gonna cook the buttered shrimp. So, this is the ingredient for buttered shrimp. Of course, the shrimp. So, we bought this this morning here in the market, 450 per kilo. So, this is about 1 kilo? Half kilo? More than half kilo. And then, we have this one, butter. So, gusto ko maging correct. May nagsabi sa akin sa isang cooking vlog ko din na this is not a butter. This is actually a margarine. Oh, mahal kasi yung Angkor, guys. Iyan na lang. So, yan. A lot of butter, a lot of garlic, tapos salt. And then, this one, ano ba ito? Paminta. And then, we'll just put some magic syrup later para mas may kick lang siya ng savoriness niya. So,
Chicago rin yan. Saan galing yan? Okay. Let's now cook. We'll need oil pala. Oil. Okay, now let's start cooking. So, first step is, let's put some oil. Yes, we'll put some oil para pag nilagay natin yung garlic later, I mean yung butter, hindi siya masunog. So, we'll first saute or cook the garlic. Yung sobrang maalaw, guys. Our objective here is to just cook the garlic. Hindi natin siya masyado yung babrown. Kasi we don't want it to be bitter. So, let's just cook it. So, ayan na. So, okay na yan. Let's cook the butter. So, ito may extra pa akong butter sa mga minuto dito. So, lagay natin siya. Ayan. And then, sige, dagdagan natin. Guys, margarine. We'll put a lot, kasi we love butter. Especially garlic with a lot of love. Joke lang. Okay. I think more. Oh, guys. Mag-garlic akong tao. Mag-garlic. Mabutter akong tao. Pero ito, mag-garlic naman talaga ako. Pero mas mag-garlic and butter. Okay? So, let's just cook it. Iman lang natin yung butter natin. Madali lang ito. Sobrang bilis lang. Pag-garlic natin butter. Yan na. Let's put the shrimp. Mabilis lang yan maluto, guys. Ano lang siya? Kapag orange na siya, ito na yun. So, ganyan. Lagay na natin yung salt. Okay. Okay. And then, pepper. Magpa-pepper talaga akong tao, guys. So, pepper. More pepper. And then ito, ngayon ko lang ito gagawin. So this is my second time to cook buttered shrimp. And put magic syrup. Not sponsored. Pero baka naman. Pero lang. Yan. Para lang may konting kick ng art ng ano ng... Lutuin lang natin siya and then gonna update you pagka luto na siya. Okay guys, ito na ang ating finished product. Medyo pabisa ko. Kakaluto lang ng shrimp natin. So, ito na. Pakikita ko sa inyo ang ating menu for the day. Okay, unahin natin ang ating carbonara. Yan, yung ating parang pinaka main dish. Pero may rice pa rin naman. Tapos, chicken for the kids. And then, yung ating garlic buttered shrimp. Or garlic margarine shrimp. So, ayan siya. And then, may minudo. Yung minudo, ano pa to? Parang... kahapon pa. Pero nasa ref naman siya, kaya iinitin na lang siya later. Tapos, yan, mag-serve lang kami ng rice and soft drinks later on. So, siguro naman, enough na yan sa 10 tao with kids. Okay, guys. So, that's it for the Cooking with the Jayas. Salamat at nanood kayo at tinapos niyo yung video. And guys, 70% of the viewers are not yet subscribed. So, baka naman, please do subscribe to our channel, The House of Jaya. If you want more videos like this, if you want update in our life, please click the subscribe button and click the bell button below if you want more updates. Alright, so for now, bye guys!